sa kaharian ni King Pak, lagi niyong tatandaan ito. Para maging mabuting sabungero kayo, para maging okay tayo lahat, dapat maging tunay kayo. Honest dapat tayo sa isa't isa. Pagkakatiwalaan ka, meron kang paninindigan sa sarili. In the future, maaabot mo kung ano yung gusto mo. Basta magpakatotoo ka lang. Yo, what's up mga katupak? Ayan, so bago tayo magsimula mga katupak, syempre meron tayong mga nakalista rito na mga shoutout. Ayan, sa mga solid supporters natin, tsaka yung mga bago natin, welcome po kayong lahat. Ayan, simula natin kay Reggie Tangkay. Ayan, shoutout sa brother, solid yan. Dondon Badilla. Ayan, si Greg Villanueva ng Batangas. Kay Marlon Morales. Ayan, salamat sa inyo mga katupak. TYNT Game Yard ng Davao Oriental. Salamat sa inyo dyan at shoutout sa inyo mga katupak. Richard Pingad ng Cagayan Valley. Ruel Carlos, Gerardo Famero, Maximo Seldragon. Siyempre kay Marjun Caspe ng Mindanao. Ayan, dumaan dito yan bago umuwi ng Mindanao. Marjun Caspe. Ferdinand Benipayo. Murillo Hayar, Rolando Tare ng Cagayan de Oro, Ren James, ano ba to? Parang ang labo ah. Ren James Backyard, yon. Ren James Backyard ng Davao. Tangin na, sulat ko na, di ko pa maintindihan, di ba? Arnold Mendoza ng California, ayan. Salamat mga katupak. Siyempre kay Rodel Aracia, Rodel Aracia. Yan, kay Boyax Kings Warriors ng Northern Samar. Ayan, maraming salamat mga tupak at sa mga supporters natin at syempre yung mga bago, welcome po kayo. Ayan, nagpapa-shoutout, nagpapatulong, humihingi ng suporta sa channel si Mos Kelab Game Farm. Ayan po yung channel niya, Mos Kelab Game Farm. At syempre, suportahan na rin natin no, si Jerry Ginto ng Kasmina Game Farm ng Bataan. Ayan, may channel din po yan. At syempre si Super Andre Game Farm. Ayan, may channel din po yan. Salamat ng marami. Ayan na mga katupak, no? Actually, ito, may chat lang kasi ng chat sa atin. Nag-chat, nagtatanong, tapos may nagko-comment din sa channel natin. Although, itong mga tanong nila, basic lang naman to. Pero syempre, kahit pa paano, no? Sagutin na rin natin. At para dun sa mga bago, magkaroon din sila ng idea. Baka yun din kasi yung tanong nila. Ilang beses na kasi tinanong sa akin to, sabi ko sige gagawin ko lang ng vlog para sabay-sabay no, kasi mahirap pagpaulit-ulit kasi basic lang naman tong question nila. So sabi nila, King Pak, bakit ba sa kanan nilalagay yung tari tuloy, yung tali no? Bakit daw sa kanan nilalagay yung tali ng manok at hindi ba pwedeng kaliwa? Ano ba yung dahilan nito? Eto mga katupak no, para lang po ito sa mga bago. Unang-una mga katupak, for security purposes, kaya siya nilalagay sa kanan kasi just in case, halimbawa lamang no, yung manok mo pumuwersa, minsan ganun 'di ba pag mailap yung manok mo, o kaya halimbawa naman sumabit yung manok mo sa tipi, normal 'yun kahit araw-araw 'yan, may aksidente na ganyan. Kung mapilay man siya, halimbawa hindi masyadong makarecover, yung kaliwa niya okay pa rin kasi doon nga nilalagay yung tari. Una 'yan, no, lalong-lalo mga katupak sa stag, no, pag meron tayong stag na bago ilagay sa cording area, nilalagyan natin niya ng yung maiksing tali lang na merong normal na tari, no? Tali, pero mas maiksi para masanay sila. Okay, pwede mong ilagay sa kaliwa yan, pwede mong ilagay sa kanan. Ang ginagawa ko naman dito, alternate every week, pinagpapalit-palit ko, no? Bago mo ilagay sa cord yan, halimbawa nag-hardening ka, nilagay mo sa pen, naka-scratch pen sila, kung marami kang pambili, pwedeng kaliwa kanan lagyan mo para hindi nakikiliti yung binti nila kasi nga hindi pa naman sila sanay. Okay, yan, pwedeng kaliwa actually para sa akin ha, comment ko lang po ito, pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. May makikita ka rito sa akin, pag nagbablog ako, merong nasa kaliwa. May makikita ka naman, merong sa kanan. Mga katupak, ang ginagawa ko po dyan, every week pinagpapalit ko yan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Para kahit pa paano yung manok mo sanay. O kasi dito sa amin, uso rito yung mga partida. Sige, kanan to. O sige, ano to, kaliwa to, kalaban, ganito ganyan. Para sanay sila na kahit papano, pag may nakakabit sa bandang kanan nila, normal na sa kanila kasi nga tinatalian mo rin sila doon sa kanan. Okay? So ang totoo po talaga niyan, pwede namang kaliwa, pwedeng kanan. May makikita po kayong farm na kanan, may makikita po kayong mga farm or backyard na kaliwa. Pero most likely mga katupak, ang ginagawa niyan, pinagpapalit-palit po yan para masanay left and right.
Okay, yan. Sana makatulong, lalong-lalo na doon sa mga bago. Naglista tayo, mga basic lang naman to. Sabi niya, King Pak, 5 months old pa lang yung manok ko. Tabingi yung palong, so nakatakip daw sa mata. Pwede bang tungusan ko na? 5 months old. Siyempre, mga katupak, no, sa pagpupungos, para sa akin, mas maganda at least 7 months bago natin pungusan yung ating mga alagang panabong. Ngayon, King Pak, nakatakip na eh. Baka maduling, baka mabulag o ano. Ang ginagawa dyan, mga katupak, bawasan mo lang siya ng konti. Kasi masyadong mabigat yan, hindi tayo, kaya hindi siya tayo. Tapsikan mo, ang tawag doon, tinataksikam sa taksipan sa Bisaya. Ano? Pero ang mangyari, kunyari, ito yung palong niya, bawasan mo lang po ng konti. Gupitan mo ng konti yung nakatabon sa mata niya. Hindi mo pa rin siya pinungusan, binawasan mo lang ng konti. Ngayon, pagdating ng 7 months, pwede mo nang isagad, ubusin mo na siya. Okay? Yun. Dagdag na rin natin, no? Baka may magtanong, King Pak, bakit ba kailangan pungusan yung manok? Kaya po pinupungusan yan para pagdating sa laban, no? Yan kasi, most likely kasi, tumutuka yung kalaban. So, pag may palong, mas madali silang matuka, mas madali silang makiskis. Kaya nililinis yung iba, tinatanggal talaga yung tenga, tinatanggal talaga yung lambi, para pag nag-drug fight yung tukaan, hindi, medyo madulas, di ba? Medyo madulas pag natuka dun sa ulo, kung may palong yun, madaling makapitan, makikiskis yung manok mo. So, yun yung purpose nun para, kaya pinupungusan yung mga manok natin. Isa pa, halimbawa kasi pag yung palong, naduguan, no? Halimbawa, may palong siya, tinutuka ng tinutuka dun, o kaya tinamaan ng tari, pag dumugo yun, pwedeng tumakip sa mata ng manok mo. Yan, isa pa na dahilan niya kaya tinatanggal o nililinis yung palong ng ating mga manok na panlaban. Okay? Yan, mga katupak. So, may isa pa rito. Ito, King Pak, totoo ba na kapag ka pinainom mo ng antibiotic, yung mga sisiw nababansot? Ayan. Mga katupak, sa totoo lang po, para sa akin, hindi totoo yan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sisiw, mga katupak, pagpisang-pagpisa niyan, 3 days straight, pinapainom po talaga ng antibiotic yan. Pinapainom po talaga ng antibacterial yan. Okay? Yun po kasi ang depensa nila, kung ano man ang matuka nila, kung ano man ang makain nila, meron ng antibacterial na nakadepensa sa mga katawan nila. So, binibigyan po talaga ng antibacterial ang mga sisiw. Hindi po totoo, para sa akin, na hindi totoo na nababansot kapag binibigyan ng antibiotic. Kahit yung mga naka-range na mga istag, mga katupak, or yung mga naka-range na 4 months, naka-range na 3 months, mga katupak, binibigyan po ng antibiotic yan. Okay, ang tinatawag po doon, tawag dito, tangina na, wala pa ako, yung iniiwasan mo na prevention, piniprevent mo na yung manok mo magkasipon, magkahalak, kaya merong depensa na antibiotic at the same time, syempre, nagbibigay din tayo ng mga vitamins. Yon, mga katupak, no? Napakasimple lang. Sa mga nagtatanong pa or baka meron pang tanong na hindi ko nabasa, no? Baka may hindi ako nabasa na question sa comment or sa chat, baka hindi ko napansin na nakalimutan ko, baka nagtanong kayo nung nakaraan. I-comment nyo lang dito, mga katupak, yung mga katanungan nyo at susubukan po nating sagutin yan. Ngayon, yung mga katupak naman natin na halimbawa, matagal na rin nagsasabong, pwede rin naman kayong mag-comment dito kung may idadagdag kayo doon sa sinabi ko. Kasi mga katupak, ang pag-aalaga kasi ng manok, sharing of knowledge po yan. Wala talagang tunay na magaling dyan. Merong mga may kanya-kanyang idea. Merong may kanya-kanyang idea, merong kanya-kanyang diskarte. Kaya nga merong kanya-kanyang conditioning. Walang isang conditioning lang, wala pong ganun. May kanya-kanya yan. Tanungin mo, yung iba, halimbawa na lamang, no, may kakilala ako dito na pag araw ng laban, hindi na nagpapakain. Araw ng laban, kasi gusto nila empty. Oh. Pero yung iba naman, gusto nila may konting laman. Yung iba naman, yung butche, gusto naman nila talagang pure empty. Yung iba naman, nagpapakain 8 hours bago ang laban. Yung iba naman, mga katupak, hindi na nila binabago. Halimbawa, 7 a.m. siya nagpapakain, pinapakain din nila ng 7 a.m. Pero hindi ganun karami. Kasi daw, yun, doon sana yung manok nila na kumain ganung oras. Kaya ayaw nila pakainin ng mas maaga, ayaw nila pakainin ng mas late. So, kanya-kanyang diskarte po yan. Nasa sa inyo na yun kung ano yung susundin nyo. Okay, yun. Example lang yan, mga katupak. Ano pa ba? Ano pa bang pwede nating i-example? Yung mga bitaw, no? Yung iba, mga katupak, nakanood po ako sa US, ang pinuntahan ni Joey C yun, no? Sikat na breeder, nakalimutan ko na. Segment yun ni Joey C, nakita ko yung trophy niya, more than 20. More than 20. Okay, more than 20 yung trophies niya. So, ibig sabihin, talagang yung ginagawa niya, nag-workout.
tinanong siya ni Joey C, "Sir, what is your secret?" Alam mo ang sinabi niya, "Until the day of fight," yung araw mismo ng laban, nagbibitaw siya. Pero 3 to 4 fly lang. Halimbawa, 'di ba tayo 4 days before the fight wala nang bitaw, or 3 days before the fight wala nang tayong bitaw. Siya, kahit 3 days before the fight nagbibitaw siya. 3 to 4 fly pa keeping. Kinabukasan nagbibitaw uli siya. Araw na mismo ng laban nagbibitaw pa rin siya. Medyo natawa si Joey C. Pero hindi mo rin pwedeng baliwalain yung sinabi niya, kasi ang dami niyang trophies eh. Ang dami niyang panalo. So yun, kung ikaw maririnig mo yun sa isang vlogger, tatawanan mo. Bakit? Kasi hindi na tayo nagbibitaw eh. Pero sa kanya kasi nagbibitaw pa rin siya, pero nagcha-champion siya. Okay, segment po ni Joey C yan, napanood ko po yan, no. At yun yung sinasabi ko na normal talaga na merong iba-ibang ginagawa bawat sabongero. Kaya ang sabong po, sharing information, sharing knowledge. Kaya wala po ditong, kunyari natutunan mo na magaling ka na, ayaw mo nang makinig sa iba. Hindi po ganun ang pagsasabong. Every day is a learning process. Pag nagising ka kinabukasan, pwede kang may maidagdag na natutunan dyan. Kinabukasan, pwede kang may matutunan sa ibang tao. Kinabukasan, may makakausap ka na mas matanda sa'yo, or may makakausap ka na mas bata sa'yo, at pwede pa sabihin na, "Oh, ano, hindi ko alam yan ah. Pwede pala yung ganyan. Oh, pwede to, brother, ganyan-ganyan." Okay, ganun po siya. Kaya dapat tayo, open-minded tayo. Kahit ako, mga katupak, ano, pag may nakausap ako na ganito, ngayon, lalo na si Kurt, syempre, maraming na ituturo sa atin yan. Open ako sa ganun. Willing akong matuto, kasi nga, willing pa akong gumaling. Kapag ka ikaw, inisip mo na sobrang galing mo na, alam, may mga nagko-comment dito, alam ko na yan, basic yung sinasabi mo. Yun, yung nag-comment na yun, yung nagsalita na yung mga katupak, tamulmul yun. Maniwala ka sa akin, yun ang bobo sa sabong. Tandaan mo yan, pag inisip mo na sobrang galing mo na, perfecto na ako ngayon, magaling na ako, hindi ko na kailangan yung mga yan. Yan yung mga sabongero na tapos na. Yan yung mga sabongero na pagdating sa dulo, yan yung mapag-iiwanan. Kasi nga, mga katupak, ang sabong, nag-a-upgrade yan. Nag-a-upgrade yan every week, every day, every month, every year, nagpapalit-palit yan. Parang bloodline. Dati, gantong bloodline sikat. Ngayon, hindi na yun. Ganun yun. Kasi nga, nag-i-evolve na siya. Nag-i-evolve na. Diba? Parang sa tao rin. Oh, dati yung mga Pinoy, ganyan-ganyan. Oh, ngayon may mga fill-up na. Sino bang malalakas sa basketball ngayon? Tanong ko sa inyo. Sino bang sikat? Sige nga, sino bang sikat? May mga sikat din na pure na Pinoy, pero sino ba talaga ang namamayagpag? Diba yung mga Phil-Am? Stan Hardiner, diba? Mga Phil-Am. Yung sila, sino ba yung Islam Dunk na maliit lang, yung nasa ano, Meralco, diba? Kasi nga, na-upgrade yung dugo nila, yung bloodline nila, tumaas. O sa NBA, meron bang Pinoy? Meron bang purong Pinoy na naglalaro sa NBA? Bakit? Wala. Kasi nga, hindi kaya ng bloodline sumabay sa bloodline ng mga Kano. Hindi kayang sumabay sa bloodline ng mga foreigner. Hindi kayang sumabay sa bloodline ng mga Negro. O Kobe, LeBron, Jordan, Larry Bird, Michael Johnson, di ba? O Shaquille O'Neal. Meron bang sinabi dyan na, may sinabi ba dyan na L.A. Tenorio? May sinabi ba dyan Japit Aguilar? Yun yung point ko. Nag-a-upgrade kapag ang bloodline mo, nag-stick ka sa Pilipino lang na bloodline, wala ka. Kakainin ka ng buhay ng mga Phil American at ng mga imported. Yun yung real talk doon. Basic na logic yan. Pero yan, pag hindi pa naintindihan yan, eh pulpul ang utak nun. Yun yung mga tamulmul. Crossbreed ng tukmul at saka bulbul. Yun. Tabingi mga utak, okay lang yun. Wala tayong... Ako nga, sinasabi ko palagi mga katupak, no, hindi ko kailangang pilitin ka na maniwala sa akin. Wala akong pakialam. Basta ako, isishare ko to. Kung sinong maniniwala, kung sinong manunood, kung sinong gagawa, kung sinong makikinig, okay. Kung hindi naman, walang problema. No. May nagko-comment sa atin, sumusweldo ka naman sa YouTube, nakakabenta ka naman ng manok, tapos nambuburaot ka ng manok, nambuburaot daw ako ng manok kay Kurt, na ano daw ako, yun nga, buraot daw ako, panahingi. Kasi nga, yun lang yung naiisip nila. Kasi nga, hindi kayang abutin ng utak nila na garalgal. Garalgal na yung utak nila, eh, pudpud na eh. Kahit ipaliwanag mo yung bagay-bagay na binigay sa iyan, kusang ibinigay sa iyo yung manok kasi gusto kang tulungan, kaya kusang binigay sa iyo yung manok kasi nagustuhan yung ugali mo, kusang ibinigay sa iyo yung manok kasi nakikita niya na maayos ka, kusang ibinibigay sa iyo yung manok kasi gusto kanyang tulungan, gusto niya umangat ka, yun yung hindi nila nakikita. Kasi nga, kahit sinasabi mo na hindi abot ng utak nila kasi yung utak nila pangmunggo lang.
isipin mo sa munggo, ganto kalaki yung information na isasalpak ko sa utak ng munggo, ganto lang yung munggo, magkakasya ba yun? Kaya hindi nila maintindihan. So hindi natin sila kailangan pilitin at hindi natin sila kailangan paanuhin na sumunod ka o gawin mo to, wala tayong pakialam doon. Basta tayo, tuloy-tuloy lang, sharing information, sharing knowledge, sharing experience, at eto mga katupak, etong mga ganto na ganto, may tao na tutulong sa'yo, may tao na nagugustuhan ka, may tao na nagpadala sa'yo ng pera, may tao na nagpadala sa'yo ng ganito. Mga katupak, yan, hindi po yan pinagyayabang. Sinishare po yan para ma-inspire yung bawat isa sa atin na makakapanood ng video na to, para ma-inspire na, uy, putang inang yan. Dati rin akong sales clerk. Ako, sales clerk ako dati. Nasubukan ko rin mag-construction worker. Nasubukan kong tumayo sa mall ng ilang oras, tapos bigla akong naging call center, naging vlogger, tapos nag-alaga ng manok. Yung mga ganun, makaka-relate ka. Hindi ibig sabihin na construction worker ka ngayon, habang buhay, andiyo dyan ka na. Pwedeng mabago yan. Discarte mo kung paano mo gagawin. Hindi porket nakatayo ka sa mall ngayon, minimum sahod mo, lagi ka ng ganyan. Ngayon, paano mababago yan? Paano mababago? Go outside of your comfort zone. Kung saan ka ngayon, kung saan ka kontento ngayon, kung saan ka komportable ngayon, umalis ka dyan. Humanap ka ng iba. Yun nga lang, mahirap yan gawin. Mahirap siyang gawin. Bakit ako aalis dito? Supervisor na ako. Supervisor ka na nga, pero minumura ka palagi ng boss mo. Yun. Dito mga katupak, ikaw ang boss. Hindi ko naman sinasabing magmano kayo lahat. Kumbaga kanya-kanya niyan. Ginagawa ko lang example yung nangyayari sa akin or yung ginawa ko para magkaroon lang kayo ng idea. Comfort zone ko, nasa call center ako, naka-aircon ako, marami kang kasamang magandang babae, pag-uwi mo iinom, matutulog pag-uwi, kakain, aalis, papasok, sa sahod, uuwi, pagkaano sa sahod, yun yung comfort zone ko. Okay, pero naumay ako, sabi ko ayoko ng ganito. Ayoko habang buhay na yung boss mo, pag mababa yung stats mo, mumurahin ka ng boss mo, papagalitan ka, ganito, ganyan, ayoko ng ganun. So, eto yung nakita ko. So, eto yung bakod ng comfort zone, nandito ako. Tumalun ako, tumawid ako dito. Nag-focus ako sa vlogging, nag-focus ako sa pag-aalaga ng manok. Ngayon naman, kahit papano, wala akong trabaho, walang trabaho yung asawa ko, pero nabubuhay naman kami at napapakain ko tong mga manok na to at nababayaran natin yung mga dapat bayaran sa pang-araw-araw. Okay, yun po yung gusto kong ipakita sa inyo, na hindi porket kung ano ka ngayon, hindi ko alam kung ano ka ngayon, kung anong ginagawa mo, habang buhay dyan ka na. Pero, kailangan naman may gawin ka para mabago yun. Discarte mo yun. Hindi puro hard work, tandaan mo yan mga katupa. Hindi puro hard work. Kailangan dyan may kasamang smart work. Tingnan mo, yung magbubuti, sobrang sipag yan, hard work. Umuulan, pumapadyak, nagpapadyak ng bike, ng trike, nagpapadyak, puno. Pero yun, pagbenta nun, biling bigas, ulam, wala na, kinabukasang kain na naman. Hard work yun. Kaya yun yung in-example ko. Hindi ko po dinadown na yung mga nagbubuti, in-example na napakasipag nila. Pero bakit hindi umaasenso? Kasi kailangan mo samahan yan ng smart work. Yun yung comfort zone mo, although mahirap, pero kailangan mong baguhin, humanap ka ng iba. Kung matagal ka na, 10 years na ako, King Pak, 12 years na ako, 15 years na ako. O ako, 9 years ako sa call center. 9 years ako sa call center, naumay ako, sabi ko, putang ina, paulit-ulit na lang, ganito nangyayari sa akin. Coach ka, pag mataas yung standing nyo, mataas yung record nyo, mataas yung benta, si King Pak, pak. Pero syempre may time na bababa ka talaga . Putang ina, bakit mababa ka? Putang ina. Siguro wala kang ginagawa, mali ginagawa mo, ngayon gaganunin ka ng boss mo. Ayoko ng ganun. So umalis ako. Yun yung example ko sa inyo. Okay, mga katupak. Tsaka syempre ito talaga, paulit-ulit kong sinasabi to at hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Kailangan sa buhay, sa realidad ng buhay, dapat meron kang prinsipyo. Meron kang paninindigan. Yan mga katupak, at syempre kailangan maging tunay ka, lumabang ka rin ng parehas, yung mapagkakatiwalaan ka, solid yan. Yung mga yan, kahit yan na lang, no? Syempre positive mindset, yan dapat i-adapt mo yan, yung mga ganyan. At dumikit ka dun sa mga tao na maganda yung iniisip, maganda yung intention, maganda yung mga pangarap. Huwag ka dumikit dun sa mga chismosa, chismoso, pakialamero, yung mga bitter sa buhay, pag umangat to, nagagalit, nasasaktan, pag umangat, ganito, mga bitter yun.
lumayo ka sa mga taong ganun, hindi ka aasenso. Dumikit ka doon sa business-minded. Dumikit ka doon sa mga sabungerong hindi sagasa. Yan, marami kang matututunan sa kanila. At pag sila umakyat, malamang sumabay ka rin. Bakit? Sila yung mentor mo eh. Sila yung lagi mong kasama. Ayan, mga katupak. Sana nakatulong sa inyo, mga katupak. Maraming maraming salamat. At yan, shoutout sa mga katupak natin, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, yung mga OFW, yung mga nasa abroad, salamat sa inyo. At syempre, saludo. Ayan. King Pak, one love. I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Catch you at the club, your hips have got me feeling. Body talking quick to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's some chance. Doing 80 on the freeway, catch me if you can. But